Isa sa achievement na nagawa ko bilang isang vlogger ay ang ma-interview ang aking idol na si Idol John Riot. So yan, welcome bay sa aming munting bahay. Sa wakas, nakita ko na rin si bay Spring. Ang saya ko talaga. Nakalata. At dahil dun ay marami akong natutunan at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. At syempre, kasama ko rin si bay Bruno at si Boards Jason. At syempre, kasama ko rin ang mahal na asawa ni Idol John Riot na si Borahe. Yon, mga ka-Spren, maraming salamat po sa pagdalaw nyo dito sa lugar namin, sa bahay ng biyanan ko. Salamat sa pa-welcome kay bay Spren. So yun, patuloy natin siya suportahan, mga ka-Ride Friends, dahil napakasulit yung swerve farm niyan. At bay, tuloy mo lang yung pag-YouTube mo. At salamat dahil inayos namin yung ano ko, yung page ko. Salamat talaga bay, God bless, love you bay. Thank you bay, thank you. Yo, good morning mga Ice Friend. Dito na tayo mag-intro. Andito kami sa Kamambugan na dating airport noong araw. Airport po siya mga Ice Friend. Ito po. Nandito po kami sa runway ng airport ng Kamambugan dahil dito ihihild yung bike tas ubay kung saan may mag-i-start mamaya na mga bikers. At panoorin natin. May mga bubog dito. Kita nyo ba yung mga bubog? Delikado to sa bike. Ayan o. Ito po yung runway, mga Spain, ng airport na dating ginagamit ng mga kapanahunan pa na nung mga Hapon. Ito po yung airport na ginagamit noon. Wala pang airport sa Tagbilaran at wala pang airport sa Panglao. Ito po yung kauna-unahang airport na meron dito sa Bohol. So sa ngayon, dahil hindi na siya ginagamit, magamit man siya, pang option lang kung sakaling may emergency. So sa ngayon, gagamitin muna nila ito bilang venue ng kanilang event. Dahil anniversary ng ubay ngayon, dito, panoorin natin. Update na lang tayo mamaya mga Spring kapag ayos na at na kumpleto na lahat ng mga runners, mga bikers. Alas 6 pa lang ng umaga ay narating na namin itong airport. At makikita natin busy ang mga organizer sa kakabigay ng mga race kit. Yung iba naman ay excited na at nagwa-warm up. Ang ipinagtaka ko ay dapat nag-i-start na ito dahil alas 6 na at mainit na. Alas 7 na ng umaga ay hindi pa rin nag-i-start. Na tila ba parang may hinihintay sila? Halos mag alas 8 na ay hindi pa rin dumami ang tao. Ang pinagtaka ko, bakit ganito at hindi pa nag-i-start? At dumating na lang yung kaibigan naming si Apin at nagkuha ng kanyang race kit para sa MTB category. Sarap pen! Hello. Good morning po. Good morning. Balik pari sir. Weber and concept. At habang tumatagal ang oras ay unti-unti naming naintindihan na bike category pala ang labanan. May road bike category at meron ding MTB category at meron ding 50 above category at sa mga kabataan na category. At di nagtagal ay dumating din ang oras para mag-start dahil marami-rami na rin ang nakakuha ng race kit. At formal na nga ang inumpisahan ang karera. At nagulat ako sa bilang ng kategoryang ito dahil first time kong makakita ng ganito kakaunting kategorya na kalahok sa isang event. Sa kategoryang ito ay lima lang ang kasali at ang ruta naman nila ay ito lang ding runway.
Medyo nakakaburyo isipin dahil 12 laps pa naman ang kanilang bubunuin. Third laps po ito mga Espen, pangatlong ikot. Panglimang ikot to mga Espen. At hinihintay pa naming matapos ang 6, 7, 8 hanggang 12 laps. At mas mukhang kami yung napagod sa kanilang ginagawa na paikot-ikot lang sa isang ruta. At natapos din, dumating din sila sa 12 laps. At hindi na namin hinintay pa ang iba pang kategori dahil ubos na ang aming energy. Kasi ka ba ni mo nga rin? Igara? Wow, ito gaya po na muna kung malas. Wow! Training! Ispin, ito po yung first run. First runner up. First contingent po ito mga Espen. Siya po nangunguna ngayon. Sa kategory ng age 50.